mula sa resulta ng LESF o Learner Enrollment Survey Form na bahagi ng enrollment procedures ngayong school year 2020-2021 ay malalaman kung anong modality ang preferred ng mga mag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Dahil sa announcement na ibinigay ng IATF na suportado naman ng ating presidente at ng gobyerno, walang magaganap na face-to-face learning delivery hanggat walang bakuna. Kung kaya't, dalawa na lamang ang mode of learning delivery sa Dasmariñas, modular o online. Alamin naman natin kung paano ang mga proseso sa online distance learning. Ang Dasmariñas ay mayroong online learning space na gamit ng Moodle, isang learning management system. Ito ay isang acronym para sa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ang Moodle ay isang learning platform na dinisenyo upang magbigay sa mga guro, punong guro at mga mag-aaral ng isang centralized, secured at integrated system upang makalikha ng personalized learning environment. Paano naman ma-access ng mga mag-aaral ang kanilang online classroom? Ang enrollment ng mga mag-aaral sa kanilang online classroom ay isasagawa ng Moodle administrators at technical support staff ng OLS. Ang enrollment sa Moodle ay ang pagbibigay ng access sa mga mag-aaral sa lahat ng contents at activities na nakapaloob dito. Ang bawat mag-aaral ay bibigyan ng sarili-sarili nilang official email accounts kung saan nila matatanggap ang kanilang Moodle account details. Makikita sa email ang username at default password. Upang makapasok sa OLS, kailangan i-click ang link na makikita sa email kasama ng account details. Kailangan i-enter ang username at password upang ma-access ito. Sa unang pag-access nito, ire-require na palitan ang default password. Siguraduhin ang password ay binubuo ng mga sumusunod. At least 8 characters with at least 1 digit, at least 1 lowercase letter, at least 1 uppercase letter, and at least 1 alphanumeric character katulad nito. Paalala! Ang account details ay unique para sa bawat mag-aaral. Huwag natin itong ibahagi sa kahit na kanino. Welcome sa Learner's Dashboard. Pagkatapos ng successful login, anong makikita sa inyong dashboard mga mag-aaral? Ito ay ang mga sumusunod. Timeline block. Sa timeline block, makikita ang mga mahalagang activities katulad ng mga activities na kailangan nang isubmit at kung kailan ang deadline nito. Recently accessed courses block. Sa pamamagitan ng block na ito, mas madali mong mababalikan ang classroom o ang course na huli mong pinuntahan. Course overview block. Sa block na ito, makikita ang lahat ng mga subjects kung saan ka enrolled. Maaari mong piliin kung paano ito di-display sa iyong dashboard. Maaring ito ay naka-display na list with summary o default card view. Ang listahan ng courses ay maaari mo ring makita sa navigation sidebar sa kaliwang bahagi ng iyong dashboard. User menu. Dito mo naman ma-access ang iyong grades at ang mga messages mula sa iyong mga classmates at teachers. Meron ding upcoming event block, calendar, private files, at list of online users sa iyong dashboard. Upang makapasok ka naman sa iyong classroom, piliin ang subject ng iyong nais puntahan sa course overview block o sa navigation sidebar. Welcome sa iyong online classroom. Dito magaganap ang iyong pag-aaral. Makikita sa iyong course interface ang mga sumusunod. Navigation sidebar, sa kaliwa kung saan makikita ang iba't ibang menu ng iyong course katulad ng dashboard, badges, grades at ang link sa bawat topic sa iyong classroom. Ang main content area kung saan ma-access ang lahat ng learning resources at activities. Makikita mo rin ang activity completion tracking sa anyo ng isang checkbox na matatagpuan sa tapat ng mga learning resources at activities.
Ang dotted box, checkbox, ay automatic na nalalagyan ng check once na na-meet mo na ang certain criteria ng activity. Samantalang, ang checkbox na may solid line ay kailangang itik manually pagkatapos mong gawin ang activity o basahin ang content. Mahalaga ding maunawaan ng mga mag-aaral ang iba't ibang icon sa kanyang classroom. Forum. Ito ay nagsasaad na maaaring magpahayag ng saloobin o magbigay ng kasagutan sa mga tanong. Maaari mong mabasa ang kasagutan ng iyong mga mag-aaral. Gayun din, kung ipapahintulot ng iyong teacher, maaari ka rin magbigay ng komento o suwestyon sa kasagutan ng iyong kamag-aaral. Sa activity na ito, kadalasang inihahayag ang palitan ng kuro-kuro sa topic na nakasaad. Assignment. Ang icon na ito ay nagsasabing mayroong performance task na kinakailangan mong isagawa. Maaaring nakapaloob dito ang pag-submit ng external files na ayon sa instructions ng iyong guro. Quiz. Ito naman ay nagsasaad na mayroong magaganap na pagsusulit. Page. Ito ay nagsasaad na maaaring may text, audio o video ang resource na ito na kailangang basahin, panoorin o pakinggan. URL. Ito ay icon na sumisimbolo na ang resource ay manggagaling sa isang external website. Congratulations! Ikaw ay handa na! Kasama ninyo ang DepEd Dasmariñas sa pagtaguyod at pagtawid ng school year 2020-2021 ng maayos at ligtas. Kasabay na rin ang pagdiriwang ito ng isang dekadang dekalidad. Welcome to the brave new world, anchored in Dasmasipag, Dasmagaling at Dasmasiglang paglilingkod.